You know what's up sa inyo mga sangkay? So nais ko munang kumustahin ang lahat mula sa iba't ibang sulok ng mundo, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka mang naroroon, basta Pilipino ka. Kamusta ka kaibigan? At para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga po pala si Sangkay Janjan, isang millennial vlogger o batang 90s. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, pa ang hinihintay mo? Please click the subscribe button sa ibaba at pakiclick na rin po yung bell notification para lagi po kayong updated dito sa ating channel. Ayun mga Sangkay, nakita nyo naman yung ating topic sa baba, no? Hindi ko alam kung nakakatawa ba or interesting topic mga Sangkay. Pero ito kasi yung topic natin. Isa to sa mga tanong minsan na naitanong ko kung totoo ba. Minsan kong naisip at naitanong sa aking sarili at naitanong ko sa aking lolo at lola kung totoo nga ba ang tungkol sa ating pag-uusapan ngayon. At sa walang magtatagal, umpisa na natin to. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa bakit sinasabing siyam ang buhay ng pusa? O totoo nga ba na siyam ang buhay ng pusa? Usap-usapan noon na hanggang sa ngayon na ang pusa daw ay mayroong siyam na buhay. Na ang usapin na ito mga sangkay ay naging common na lang na usapin sa panahon natin ngayon. O naging common na lang talaga na malaman ng iilan na mayroon daw siyam na buhay ang pusa. Subalit titingnan natin kung totoo nga ba ang kwentong to na mayroong siyam na buhay ang pusa. Shout out sa may mga pusa dyan, yung may mga alagang kuting dyan. Magandang araw po sa inyo, pakisubscribe po yung ating channel. Noong unang panahon, pag sinabing siyam ang buhay ng pusa, nakakapangilabot ito. Pero sa panahon natin ngayon, naging common na lamang po ito na katawagan sa isang pusa na mayroon daw siyam na buhay. Noong una, nakakatakot siya isipin dahil nga pag inisip mo na siyam ang buhay ng pusa, talagang mapapaisip ka kung may isip ka. What? Subalit mga sangkay, sa paglipas ng mahabang panahon, nagbago po. Ang nakakatakot noon ay naging common na lamang na katawagan o identity ng isang pusa sa panahon natin ngayon. Subalit, ang katanungan mga sangkay, totoo nga ba na siyam ang buhay ng isang pusa? Ang totoo mga sangkay, hindi naman talaga totoo na siyam ang buhay ng isang pusa. Hindi naman talaga katotohanan o hindi naman talaga mapapatunayan na siyam ang buhay ng pusa. Pero ito yung katotohanan. Ito ang katotohanan na ang pusa ay talagang mabagsik at mahirap mamatay. Na dahilan siguro mga sangkay na nasabi ng mga matatanda noon na mayroong siyam na buhay ang pusa. Dahil siguro minsan na nilang pinatay ang pusa, minsan na nilang sinubukang patayin ang pusa, tinapon sa kung saan, nabuhay pa rin at nakabalik sa kanilang tahanan. Yung siguro yung dahilan kung bakit nasabi nila na siyam ang buhay ng isang pusa. Yung pusa talaga, sobrang bagsik niyan. Mabilis kumilos yan. Sila nga yung expert pagdating sa martial art. Tingnan mo yung pusa. Itapon mo sa mataas na parte ng inyong tahanan o inyong bahay. Tapon mo. Pagbagsak niyan mga sangkay, hindi una ulo. Pagbagsak niya sa lupa, paayo pa rin. Nakatayo pa rin yan. Sila mga sangkay ay kagaya ng mga martial artist or mga professional martial artist na hindi basta-basta napapabagsak. Mabagsik, mabilis kumilos. Ito mga sangkay, may kwento ako tungkol sa pusa na kung saan sa sobrang bagsik niya, sobra ring bagsik niyang maganap ng pagkain na mananakaw na pagkain na dahilan kung bakit napagplanuhan na siya po ay itapon sa ilog nung bumabaha. Ang pusang ito mga sangkay, nilagay sa sako. Doon to sa probinsya mga sangkay. Nilagay sa sako at itinali ang sako mga sangkay. Nang sa ganun, hindi na po siya makakalabas. Subalit, nung itinapon po siya sa ilog, ang nangyari mga sangkay, saan na siyang napagpado sa ang lugar na siya napunta. Subalit mga sangkay, after 5 days, bigla na lang may nagmulto. Yung pala, siya pa rin, nakabalik. Ganun po siya kabagsik mga sangkay. Ganun yung isang pusa, hindi po talaga siya basta-basta mamamatay. Subalit mga sangkay, kahit mabagsik at magaling at matikas yung isang pusa, hindi po totoo na siyam ang buhay nila. Dahil kapag nasagasaan niya ng isang malaking truck o isang jeep, prisa yan. Isa lang ang buhay niyan, patay yan. So hindi po totoo na siyam yung kanyang buhay. Hindi po totoo na siyam ang buhay nila. Pero isa sila sa pinakamabagsik, pinakamatinik, pinakamatikas na hayop sa balat ng lupa sa buong mundo. So ayun mga sangkay, maraming pong salamat sa inyong nanonood sa ating channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na po at paki-pindot na rin po yung bell notification nang sa ganun lagi po kayong updated dito sa ating channel. Dahil po lagi, mahal po tayo ni Lord. God bless! Bye.